So, what is up sa inyo mga katulis? Kamusta? Anong balita sa inyo mga katulis? So, nung mga nakaraang araw, hindi tayo masyado nakapag-upload, no? At pasensya na kayo mga katulis dahil nagkaroon lang tayo ng konting problema or difficulties kasi alam nyo na, dumadami na ang mga solid katulis natin dyan kaya nag-upgrade tayo ng... Kaya bumili na tayo ng sarili nating PC, no? Which is hindi ko masyadong alam kung paano mag-edit sa PC. Actually, sa mga solid katulis natin dyan, sa mga nakakaalam, sa cellphone lang tayo nag-edit. So ngayon, itong video na to, kung mapapanood nyo naman to, sa PC na to, no? So shoutout sa'yo, GB Mark, sa PC na pinaubaya mo na sa akin, no? So... For today's vlog, makikita nyo mga katulis sa wala tayo ngayon sa kalye, wala tayo sa kalsada, wala tayong rent ngayon, no? Dahil i-review natin tong Intercom Ejas B6 Pro. Ayan. So, yun, no, mga katulis. So, ito yung Ejas B6 Pro. Ayan. So ayan, dyan mo siya ika-clamp. Ayan, yan yung clamp niya. Dyan mo siya ika-clamp. So sa likod, ayan, makikita nyo dyan may nakasulat na B6 Pro. Tapos yung code niya. Ayan mga katulis. Ayan yung pinaka-intercom na ilalagay natin sa helmet. So dito sa box, ayan mga katulis, ito yung box niya. Ayan. Jayas. So, ang sabi dito mga katulis, ito ay intercom system, stereo music, auto-receiving phone calls, professional waterproof, and audio access. So, pag in-open nyo ito mga katulis, ang unang bubungad dyan is yung, syempre, ang number one, manual. Ayan, yung manual natin. So, sa mga interesadong bumili dyan ng Ejas, much better kung babasahin nyo itong manual kasi usually yung mga ganito, hindi na natin binabasa ito eh. Ayan, dyan mo makikita lahat ng manual. So, by the way mga katulis, itong B6 Pro Intercom, nabili natin ito kay Dems Merch Official. Yan, lalagay ko na lang yan sa description box yung FB page niya. So, naka-promo siya eh. Nabili ko siya ng for only... I think nabili ko siya ng 2,000 each. Yan. So, nagde-deliver din si Kuya Dems, ayan. So, kung interesado kayo mga katulis, visit nyo lang yung page niya. So, ano nga, sa mga nagtatanong mga katulis, ano ba yung intercom? So, ang intercom, ito yung parang kinakabit sa helmet mga katulis na pwede kang makapag-sounds, pwede kang makasagot ng tawag gamit lang tong Ejas na to. So, pwedeng kapag ka merong ganito din yung ibang riders na kasama mo sa ride or yung OBR nyo, hindi na kayo magsisigawan sa mga biyahe nyo, mga katulis. So, paano mga katulis? Tuturuan ko na kayo kung paano siya ikabit sa helmet. Ang helmet natin is LS2 Rapid. Ayan, ang pang-vlog natin. So, tara, punta tayo sa kabilang video. Let's go! So ayun mga katulis, ito na yung pinakalaman netong box natin ng Ejas B6 Intercom. So ito yung pinaka intercom natin. Yan, mamaya pa explain ko sa inyo kung para sa inyo yung mga buttons na yan. So ito naman is yung pinaka mic natin kapag may kausap tayong naka intercom din. Ito yung gagamitin nating mic. So sa mga nagtatanong dyan mga katulis kung ito rin ba yung ginagamit sa pang vlog natin, hindi po. Ito po ay para lang sa intercom, para dun sa mga makakausap mo. Or, kapag ka, kunyari, may tumawag sa'yo, automatic sasagutin ni Ejas yan, no? So, dito ka magsasalita para marinig ka nung kausap mo. So, ito yung pinaka-speaker natin, yan, sa loob niyan. Pag in-open yan, makikita nyo may speaker yan dyan. Tapos, ito yung 3.5mm na jack na isasaksak natin dito sa intercom mamaya. Yan, ganyan siya. And then, itong charging cord, yan. Same lang din siya na 3.5mm. Alam ko kasi sa ibang Ejas, meron pang saksakan dito. Yan, dito nakalagay. Separate yung sa mic, sa pagcha-charge niya. So, yung sa atin, dito din nilalagay yung pagcha-charge. Siyempre,
ang ating manual. Ito yung Velcro. Alam ko Velcro tawag dito eh. Meron din siyang adhesive. Ay, ito yung ididikit mo sa helmet mo. Kasi sa helmet mo, mga katulis, sa mga hindi nakakalam dyan, is ito yan. Kikita nyo yan. Nilagyan ko na. Bawat helmet, mga katulis, meron ng bilog dyan na nakalubog. Ayan, para dyan yan sa Velcro yan. Yan yung nilalagay dyan. Para itong speaker natin, dyan mo ididikit yan. So, yun yung purpose nya. Ayan. Then, meron tayong extrang tornilyo para kapag nawala to, meron. So, EJS, very good to. Tapos may extra din tayo dito na clamp yan. Pagka nawala rin to, meron tayong extra. Very good din yan. And then, meron tayo ditong Allen wrench. Yan. Pero Phillips screw yung dulo nya. Yan. So, very good to. So, start na natin siya ikabit, mga katulis. So, mga katulis, itong EJS, may kita nyo, meron siyang parang riding button dito. Yan, parang naka-motorsiklo siya. And dyan mo i-start yung on and off. So, didiin na natin. Milaw siya. Yan, nag-red-blue. Ibig sabihin yan, open na. So, kung makikita nyo naman, itong maliit na button dito, ito naman yung pag-off natin. Yan, mawawala yan. And then, kapag gusto mo siyang i-connect sa Bluetooth or sa cellphone mo, kunyari gusto mong mag-music at sumagot ng mga tawag gamit itong intercom, pipindutin nyo lang itong phone button. Ayan, yung kulay green. Didiinan nyo lang din yan para makonnect nyo sa Bluetooth ng cellphone nyo. So, tapos, itong mga katulis, ayan, sa volume naman to. Itong plus sign tsaka yung minus sign, kumbaga taas, baba, yan, lakas tsaka hina. And then ito namang B, C, D, E. Ibig sabihin yan, meron pang apat na pwedeng kumunik dito sa intercom na to. So kung magra-ride kayo tapos anim kayo, pwede kayong gumamit nito para hindi na kayo nagsisigawan or hinto ng hinto sa mga biyahe nyo, mga katulis. Sobrang helpful niya talaga sa mga riders na kagaya natin. So, kabit na natin siya sa helmet natin, mga katulis. So, ayun o mga katulis, ito. Kakabit na natin siya dito sa helmet natin. So, first step na gagawin nyo, mga katulis, syempre, tanggalin nyo muna yung mga paddings ng helmet nyo. So, yung akin, tinanggal ko na, kaya may kita nyo yan, wala na siyang laman. Wala na siyang mga foam. Mga cheek pad yan, wala na, tinanggal ko na. Para mas mapabilis lang. So, first step na gagawin nyo, mga katulis, ay ilalagay nyo yung Velcro. Dito nga, gaya nga nasabi ko kanina. Lalagay nyo dyan. Tapos, ito na yung ikakabit nyo. Yung speaker at saka yung 3.5mm na jack. So, kabit na natin. Ito yung purpose nun, mga katulis, kaya meron siyang parang magaspang dito. Ito yung didikit sa Velcro. So, kapag dinikit nyo yan, padikit na. Ganun lang kadali. Make sure lang na maganda lang yung pagkakatago nyo sa mga wiring, mga katulis, para hindi halata, no? Para maganda siya tignan sa helmet. So, tago nyo lang lahat yan sa loob ng foam ng mga helmet nyo. So, ayun, mga katulis, ayan, nakabit na natin siya. Medyo hindi katsikita sa screen, eh, pero wala ka nang makikitang wire dyan bukod dito sa jack na isasaksak natin yung intercom dito. Dito kasi natin siya ilalagay, mga katulis. Dyan. Depende sa inyo. Kung gusto nyo kaliwa, kanan, pwede naman. Pero much better kung sa kaliwa para hindi nyo na alis yung kamay nyo sa silinyador. No? Para pag pipindot kayo, uy. Oh, kamusta? Kamusta? So, ganun. Dito natin ilalagay. So, ikakabit na ngayon natin tong clamp kung saan dito natin ikakabit yung pinaka-unit, yung intercom natin. So, kaklamp lang yan. Ayan, may kita nyo. Lusot nyo lang yan dito sa pagitan. So, ilulusot nyo lang yan dito. Dito sa may part na to. Ayan dyan. Ilulusot nyo lang siya dyan. Yung clamp. Ayan, pagka nalusot nyo na, tansyahin nyo lang yung tamang timpla kung saan nyo gustong
ilagay talaga yung intercom. So yan. Yan. Okay na ako siguro dyan. So tsaka natin siya ngayon ilipitan gamit tong Phillips screw na kasama dun sa package. So yung screw, ipit nyo lang dito, ipitan nyo lang. Make sure lang mga katulis na matibay siya. Kasi ito yung magiging puntasyon nyo sa intercom para hindi maraglag. Pero sobrang useful niya. Lalo na sa mga motoristang kagaya ko mga katulis. Kasi hindi ka maboboring sa biyahe. Kasi pwede kang mag-sound trip, pwede mong makausap yung taong mahal mo, yung tropa mo. Habang nagmamaneho ka nang hindi ka naaabala. Yun yung kagandahan dito. So ayun mga katulis. Nalagay na natin yung paddings ng mga foam ng helmet natin. So ganyan siya. So papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit dito sa likod ng JS. So ishoot mo lang siya, itatama mo lang. Ayan. Tapos idadown mo. So ayun na. Ang angas na tignan, di ba? Ayan o. Lalo na kapag pinindot mo yan, umiilaw siya. Diba? Quality. Tansyahin nyo lang mga katulis yung kakasya lang dito sa 3.5mm jack niya, no? Para makonect siya sa speaker. So, yan. So, ako okay na ako dyan. So, lalagyan mo lang siya. Boom. And boom. Okay na. Ayan na siya. So mga katulis, papakita ko sa inyo kung paano siya kinoconnect sa cellphone mo. So open natin siya, didinan mo lang tong riding button. Then kapag ka nag-ilaw siya, didinan nyo naman tong foam button. Ayan, pintutin nyo lang. Pagka nag-blink siya, pwede nyo nang buksan tong Bluetooth nyo sa cellphone nyo. Tapos hanapin nyo yung B6 na pangalan. So ayan mga katulis, so try natin ngayon mag-search dito sa YouTube, ano, kanta. So ayan mga katulis, nakonect na natin siya sa cellphone, so pakinggan nyo. Diba, sobrang, kapag ka nakalayo sa'yo, akala mo normal lang, pero pagka suot mo yung helmet, talagang kulog yung sounds niya, no? Sobrang ganda rin ng quality niya. Alam naman natin mga katulis na madami nang naglabasa na bagong intercom ngayon, like yung Sena, meron na ring EJS7, tapos may T-Max, may bago labas din yung pinopromote ngayon na Lexin, worth 3,500 data, pero sobrang quality din naman nun, no? Pero ito kasi, para sa akin goods na ako dito, maganda yung design niya, yung curve niya, yan, may parang antenna pa siya dito. Ang ganda niya tignan sa helmet sa personal mga katulis, para talagang G.I. Joe. So ayan, sana nag-enjoy kayo mga katulis dito sa vlog natin, no? Pasensya na kayo kung wala muna tayong lakad, kung wala muna tayong ride, no? So hanggang dito na lang muna ang aking vlog for today and thank you for watching. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa'yo. Isa ka sa mga solid katulis dyan. At ayun, please do subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga bago nating uploads, no? So, Lian's out. Bye!